Eto na nga. Okay, so yan, nabasa niyo sa title, bumili tayo ng bagong Switch. Well, in process pa yun, no, yung refund, pero hindi ko na kasi maantay dahil nga marami tayong pinagkakakabit at ayaw magpabukas nito, wait lang. Okay, so yun nga, pero this time, bumalik ako sa Akasis. Hindi ko alam kung dahil siguro sa pag-use setup noon nung sa Ori ko or what, pero te-test ngayon natin malalaman. So okay, sabihin natin pala. Tsaka dagdag na rin ako, ito i-rerect ako dun sa ano ko, sa main computer, sa laptop, para may extra tayong ports. Pero syempre nandito tayo sa sa individual switch. Yan. Halos parehas yata ng itsura, medyo na durog lang yung box. Pero open muna natin to. Sama na natin just in case may damage, at least, 'di ba? Documented, meron tayong meron tayong unboxing ng USB 3.0 mini hub. Oops. Okay, wait lang pala. Picturean pa lang muna natin. Teka lang. Buksan natin. Tapos yun nga, sinasabi ko kasi nakausap ko rin yung seller, which is yung Orico PH Shutter. Basta Orico yun, rekta yun sa Orico. Ito, hindi na naman natin kailangan i-explain to dahil basic... may sticker? Ay, hindi, wala. Basic USB lang naman siya na switch, pero extension nga. Para dito ko i-rerekta yung mga sa mouse keyboard na nakarekta doon sa laptop, sa main laptop natin. So, yan. Basic na switch lang naman siya. Pero 3.0 na yan. So, goods. Pero yun nga, going back, yung isa kasi yung sa Orico na binalik natin, pag nagtatagal tayo, di ba na kasi nakaano tayo, sa USB switcher, pag nagtatagal tayo, nawawala eh. Di ko alam kung bakit. Pero kasi dun sa Akasis, so yung gamit natin, napakita natin nakaraang video, okay naman siya. Walang problema. Pag nagsiswitch ako, hindi namamatay yung power, pero yun, namamatay. So, kaya yun, bago natin to ikabit, or bago natin ipagtatanggalin at ilagay yung mga switches, yung mga USB. Okay. So, parang pinalaki lang siya. Yun. So, bago natin itetesting muna natin, syempre. Kung namamatay ba or what. So, parang, wait lang ha. Compare ko yung size mabilis. Actually, parehas na parehas siya. Hindi ko muna matanggal kasi may nakakonek yung PC. Pero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, parang yan. Ito lang nadagdag. Okay. And then, ito yung... Pero mas malaki yung power brick niya compared dun sa isa. Yan. Okay. Yun nga, tulad nga nasabi ko, testing muna natin bago natin pagpalit-palitin. Kasi baka hindi na naman gumana at sayang yung effort natin. Sakto, nandito yung mic. Wait. Kasi ang nangyayari, pagka nag-plug tayo at hindi natin ito kailangan. Ang kailangan lang natin yung nakakonek. Wait, ito. So, plug natin yung power. Yan. Pero kasi nung tinesting ko, gumagana. Ang ano kasi doon, pag nakaganyan lang, gumagana siya. Pero yun nga, pag tinagal natin gamit yung switcher, baka di kasi kaya at ang tagal bumalik ng power. Tapos pagbalik ng power, doon na nawawala yung connection. Lumalabas yung USB not recognized and all. So medyo hassle siya. Okay, so testing natin to. Kabit natin. And sakto, meron pa tayong isang pantagal. Wait, kunin ko lang. Okay, yun. So, ito yung dati natin gamit. So, PC1, PC2. Ito na yung pinipindot lang naman yan. Hindi natin kailangan ng power dahil manggagaling lahat ng power dito. Yan, naka-connect. Ito pala, naka-ilaw. Ayun, So, try natin, Naka-ilaw pala agad. Pag naka-connect, wait. Feeling ko hindi kasi nag... Pero baka mamaya mali yung feeling natin, Baka feeling ko lang yun. So, check natin. Total, nandito na tayo para kung pumalpak man, ito na rin isa-send kong video sa seller. Diba? Mindset ba? Yan. So, mapapansin nyo, bukas tayo mga yan, ilaw. Nakapalit na lahat yan. Tapos, ito yung switcher nga. Wala kasing nakasaksak. Kailangan may nakasaksak. Kuha ko ng USB. Teka. Okay. Yan. Medyo magulo yung setup natin. Pero papakita ko na lang din.
or nandito na sa video. So, ang nangyayari is, itong hub nakakonect dito, tung switch pala, nakakonect dito. Yan. Hindi lumalabas eh, pero walang computer 1, computer 2. Ang mangyayari, tatagal natin to or kukonect natin tong isa, tong USB 1 at itong USB 2. At isi-switch natin. Ito namamatay kasi yung sa Oreo ah. Pero ito, you know, steady oh. Diba? Yung sinasabi ko, in-explain ko kasi dun sa seller, ang dami yung ano, pinapa-explain na gawing kailangan naka-off yung power saver, blah, blah, blah. Sabi ko, nagawa ko yun kasi nga, nagpalit lang naman ako from 10, which is yung Akasi. Siyempre, di ko binanggit yung brand. To 16 port na Oreo. Pero medyo, yun nga, medyo sablay yung part na yun. Yan, so, ito, hindi namamatay. So, feeling ko gagana na to at pwede ko nang i-connect. So, palitan, sige, i-connect ko na. Wait lang. So, wait lang. Alam ko nag-ano na, pero pakita ko sa inyo. Nakasaksak yung power. Siguro, ito na rin yun. Isa na rin yun. Nakasaksak yung power ngayon. Tatanggalin ko, yung power. Ayun, pansin ninyo. Pagtanggal ko, ayun, ito na yung power. Pero meron pa rin, So, parang may natitirang power sa kanya, like yung Oreo. Pagtanggal mo, automatic off. Siguro dahil dun, baka. Pero, ito na, kukunin ko na to. Okay, so, bago ko kinabit, syempre tinanggal ko na lang para makita nyo yung difference. So, ito yung 10 port. Yan. Kung mapansin nyo, ayun, saktong-sakto lang siya sa 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ayun, Ito lang yung size niya. And then, nadagdag lang to. Pero other than that, okay, parehas na parehas siya. Same build quality and all. Kaya yung sabi ko nga, yung magpapalit ako, kesa naman, well, okay lang naman kasi marirefund tayo eh. Pero ang ano kasi dun, hassle yung waiting time. And kailangan kung anong mga ports na to. Anyway, so ito, totoo na to. Kalalagay ko na to. So, pahinga muna to. Yun nga, ang tagal na nito. Pero kita mo naman, 24/7 itong gumagana. Lalang, tibay. So, ito, kukonnect natin dito. Tulad nga na sinasabi ko. Kasi, ito, itong Pro X, yung Logitech mouse natin, which is naka-main, naka-plug-in. At itong Lychee. Ayan, yun yung Lychee. Tapos, ito yung Logitech. Kasi, yun yung main na gamit natin dito sa ROG. So, kukonnect na natin dito. Para may space tayo pang, may space pa tayong isa dito. And then, isa pa to, yung sa Logitech na mouse. MX Master tsaka yung sa MX Keys kukonnect natin. Bali tatlo. So, yan. Meron tayong extra space para sa USB tsaka meron pa dito. Okay? Yun lang. Wait. Lipat ko na yung Akasis. Pinakita ko lang for reference lang. Okay, yan. So, tinan natin yung flashlight para mas kita. Ito yung luma. Ayan, Pansin nyo. Nakakonnect na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. So, nakakonnect yan sa switch, papunta dito. Ito yung toggle. Pag tinagal natin yan, ito, sabi natin 2. Ayun, napansin nyo, ayun, yan na. Ito, totoo, yan. Kita natin. Yan 2. Pipindutin ko yan, di namamatay, oh. Ayun, nasa 2 na tayo ngayon. Di siya namatay. Di ba? So, balik natin sa, or lipat natin sa 3. Ayun, oh. Hindi nawawala yung power. Yun yung naging problema ko dun sa, sa Oreo. So, balik tayo sa 1. Yan, yun yung sinasabi ko, yun yung naging problema ko sa Oreo. Kung papansin nyo, ayun. Nandito, nakailaw, eto rin, may connection. Pagka tinanggal natin yan, ayun. Naglipat tayo sa ibang USB. Yan. So, mawawala yan. And then, pag bumalik tayo sa 1, eto sa connection natin. Yan, pinindot natin yung 1. Yan, pabalik na siya kagad. Di ba? So, hindi siya nag-USB na recognize, unlike yung sa isang switch. Pero anyway, so lilipat natin ngayon, tatry na natin yung mas malaking switch. Tingnan natin, sana walang maging problema kasi medyo hassle magtanggal-tanggal eh. Kaya ayaw talagang pag-anahin, hindi ko alam kung bakit. Ayun o, pagka pinipindot natin, nawamatay. Ayun o, nawamatay. Ito, ayun o, nawamatay ito. So itong iba gumagana. Yan o. Ito lang yung namamatay. Itong dalawang to.
Weird, pero... Ewan ko po, takti. Parang nakukontrol nitong dalawa to, yun. So, peke, parang lumalabas 14 lang. Ay, ay, ay. Okay, so nakita nyo naman. So, lumalabas itong dalawang to. Pag pinipindot tong power na to, or in kung saan banda dito, is namamatay ito. So, titestingin natin ngayon gamit yung power na tinanggal natin. So, yan. Okay. Tayo na tayo patapusin ng hindi na natin matesting na maayos. Oops. Okay. Yan. Ayun, no? Kahit dito, oh. Palpak me, no? Diba? Dapat pala binuksan ko muna kanina kasi dami-dami na mapipindot natin. Ayun, oh. Ito, okay ito. Ayun, oh. Ang problema to, oh. You know, kaso pag binipindot to, diba? Ayun o. Parang ito yung control. Oh well. So, another session na naman tayo na magbabalik dahil ito kakadating lang talaga nito. And medyo butas to. So, lumalabas, hindi siya 16, lumalabas siya ng 14 ports lang. And hahanap ulit tayo ng pampapalit. Pero yung ano, yung ito okay na to, gumagana naman to. Pero di ko alam kung anong nangyari dito. So yun, siguro dito na natin tatabusin. Babalik muna natin to. Buti pa to, solid pa to. Solid to dahil, or siguro nga dahil ano, medyo mahirap talagang pagganahin tong 16 ports. Try ko muna kung ano sasabihin ng seller. Pag hindi tayo okay, siguro huwag na tayo kumuha ng ganito. Or nung 16, siguro isa pa na lang ulit ganito. O yun, siguro dito na natin tatapusin dahil palpak na naman ang switch na nakuha natin. O sige na, bye-bye na and babu!